What's up guys? Welcome back to our vlog. Hindi ka naririnig pa rin. Oo, ulitin natin. Game, go. What's up guys? Welcome to our vlog. Welcome back. Welcome, mga pre. So, ako na. Okay. Yung last time na bahang kami actually. Naalala niyo nung ano, last week at sobrang lakas ng video. Nalimot ko kung sino yun, si Quinta. Pepito. Hindi, si Pepito muna yung bago si Quinta. Ah, si Pepito ba? So, yun. So, bago kami nakapasok sa village, kailangan namin suungin yung baha doon. Yes, so. Sa Bacoor. E, alam niyo naman ang Bacoor is catch basin ng mga galing sa taas, pababa. At yung bandang kanal namin, kanal doon sa daanan is mababaw. Yes. So, itong vlog na ko ay para sa inyo, sa kaalaman, if ever na mangyari rin sa inyo, ano yung dapat nyong gawin if nakamotor kayo, kung susuungin nyo ba yung baha? Yes. So, ano lang yun guys, disclaimer lang, opinion lang din namin to, or opinion ko, kung anong gagawin pag nangyari sa inyo yun. So, first, syempre, ayun na, nabaha kami, umabot ng crankcase, hindi naman umabot ng filter or at pipe namin, pero baliw ako sa mga ganun. Actually, oh, kasi hindi mo rin sure, di ba, kung kahit hindi malalim masyado or kahit malapit lang itatawirin namin, ginawa ko is pinatay ko na lang yung motor ko, then tinula ko na lang. Hindi ko na siya pinaandar, tinula ko na lang. So, what if kung sa inyo nangyari yun? Ayan, sa mga FI scooter, syempre, unang-una sa lahat, tansyahin nyo muna kung gano'ng kalalim yung tubig, kung kakayanin ba ng motor nyo, kung makakatawid ba kayo, di ba? And then, kung may ibang lugar naman kayong madadaanan, what if, kahit malayo, basta mag-isave lang yung motor nyo at kayo, iyan ang pusa. So, wala naman problema. Ayun na naman yung pusa. Last time may pusa rin eh. So, ayun na nga. Wala naman problema dun. Basta okay lang. So, ayun na nga. Kung yun is, kung naka-encounter nga kayo ng ganun. Halimbawa, ulit-ulit na naman ako. Nasabi ko na ba kanina, nalimot ko. Kaya yan, halimbawa, ikaw, pag no choice ka, kung gusto mo nang umuwi talaga, nagmamadali ka, sinuong mo yung baha, FI motor mo, pag nangyari na hindi mo matansya yung lalim ng tubig, mas maganda patayin mo na lang yung motor mo, itulak mo na lang. And then, pag nakaahon ka na, papatayin mo muna yung tubig na ang galing sa CVT mo kasi magiging lanta yung panggilid mo pa niyan eh. Hintayin mo lang muna kahit mga 5 minutes. So ayun. And then kung hindi naman umabot ng pipe or filter mo yung tubig, is mas safe ka, di ba? Kung nag-iisip naman kayo sa guys sa battery nyo, yan, lalo sa mga click, wala namang problema yan eh. Safe yan. So, wala ka namang problema. Wala ka namang iisipin dyan. Kasi, yung sa akin, umabot nga dito eh. Actually, napaandar ko pa yun eh. Tapos nung alam ko nang abot na yung tubig dyan. Abot na yung, palalim na yung tubig. Pinatay ko na. Tapos yung flow pa ng tubig is, hindi na daan naman yung kalsada, tumatama sa motor ko dito sa filter. So, halang pinatay ko na. Yung ibang sasakyan ayaw din tumawid kahit malalaki. So, ayun, pinatay ko na. So, ang nangyari nga, yung tinula ko na lang, tapos inantay ko na lang mawala yung tubig. So, ayun. So, yun na nga. So, what if nga, diba? So, puro so ang puta. Akin is, ayun. So, ayun na nga. Puro ayun na ako, nakakainis, no? So, ayun na nga. Ano ba dapat natin i-check pag nabaha tayo? So, first, syempre, check mo yung panggilid nyo. Importante yun. Check mo yung panggilid mo. Lalo na yung torque drive. Kasi once na matuyuan ka ng tubig dun, baka mag-cause pa yun ng pagkasira ng bearing ng torque drive mo eh. Diba? So, importante, ma-check mo pa rin.
ma-check mo siya at para maging panatag ka, 'di ba? Para mawala yung problema mo, wala yung tulad ko para isip-isip ng ganyan. Syempre ginagamit rin natin yung motor natin pang araw-araw. Pag nang nasiraan, pag nasiraan to, malaking perwisyo sa iyo, malaking abala, 'di ba? And then yung next natin na titignan is yung gear oil. Ako nagpalit na ako ng gear oil. Okay pa yung gear oil ko, pero nagpalit na ako. And then ano pa ba papa-check? So yung langis mga pre, siguro ano na lang, optional kung gusto mo magpalit. Sa akin ano in-advise sa akin ng mech ko, okay pa naman yan. Antayin mo na lang mag 500 kasi halos kakapalit ko lang din Antayin mo na lang siguro mag 500 kilometers tsaka magpapalit ako. Ayun. So, ayun na nga mga pre. Ganun na naman kaikil yung video natin regarding dun sa baha. Regarding sa baha na yan. So, kung naka-encounter kayo ng ganun or makaka-encounter kayo ng ganun, is piece of advice na lang siguro. Pag hindi kaya, wag na natin gawin. Pero pag alam naman natin na kaya ng motor natin, go for it na lang, di ba? Ay, syempre, kung yun na naman yung way na mas mabilis sa daanan pa uwi nyo, go na lang. Pero pag hindi talaga, pag medyo malalim na, syempre, doon ka na sa safe. Mahal yung gastos eh. Mahal yung maintenance ng motor eh. Di ba? Kaya, doon na lang muna sa safe tayo. So, yung vlog natin is about lang doon sa baha. Di ba? Sa baha. So, ayan mga pre. I hope na may natutunan kayo kahit papano, kahit yung konting kaalaman ko na-share ko sa inyo regarding dun sa baha-baha na yan, kasi hindi natin maiiwasan, malakas yung ulan. So maraming salamat mga pre sa suporta. So ayan, so dito na natin na-end yung video. So ano, shoutout nga pala sa mga tropa ko dyan, sa mga taga Greenpoint. Ayan, shoutout. Shoutout kay Mandy, tapos shoutout kay Lorena, Pew, subscribe po kayo sa channel niya. Sa channel niya sa Facebook, like and follow Pew Gaming. So ayan mga pre, so dito na mag-end na yung video natin. Salamat sa support, salamat ulit sa pag-subscribe. Kung bago ka pa lang sa channel namin, please do subscribe. Hit the notification bell, comment, and then like. So, dito na muna kami magpapaalam. Bye-bye. Dito na muna kami magpapaalam. So hanggang dito na lang muna. Peace out. Babush. Bye-bye.